Japan, it's my... Ibang intro yun ah. Anyways, kumusta sa inyo mga otaku, weebs and normies, Kenz here. So, nirelease na ng GMA Network ang world premiere ng pinakakabang-abang na live action adaptation series na based sa isang anime series, I mean, sikat na anime series before at pinalabas na sa Pilipinas, which is ang Hamtaro. Napanood nyo ba yun? Na? I'm talking about siyempre sa Voltes 5. At oo, alam ko trending sa Twitter at aware din ako na una nilang pinalabas yun sa sinehan instead of sa TV. At alam ko rin na about yun sa robot. Not that kind of robot. And also not that kind of robot. And also not that kind of... Just to clarify lang ha, hindi ako empleyado ng GMA Network para gawin ang review na to or ipromote yung mismong TV show. Or hindi naman ako part ng isang secret organization para pilitin akong i-endorse tong TV show na to. And also, wala rin nakatingin sa gilid ko para bantayan ako kung ano yung mga dapat kong sabihin na dapat puro positive reviews lang ang sasabihin ko about sa TV show na yun. Meron tayong 3 criteria na gagamitin sa video review na to: acting, graphics, and story. So, here's my review about sa Voltes 5 Legacy ng GMA. Acting. Malamang marami sa inyo magko-comment diyan ng pangit ng acting, grabe, hindi naman kuha sa anime. Pangit ng acting ng mga artista, parang ang lamya. Grabe, ang ganda ni Isabel Ortega, gagi. What? Totoo naman ah. Bagay, maganda nga naman. Personally for me, wala naman akong problema sa mga acting nila. Majority ng mga artista na kinuha nila ay mga veterano na. So alam nila ang trabaho nila at alam nila ang mga dapat nilang gawin. Tsaka isa pa, paano mo nasabing pangit yung mga acting? Bakit? Nakapag-produce ka na ba ng mga film before? Umattend ka na ba ng acting lesson? Nag-perform ka na ba sa teatro? Kung hindi mo pa nagawa yung mga yun, wala kang karapatan na magreklamo. Graphics. Well, based sa look ng graphics, hands down, saludo ako sa mga editors and visual artists sa likod ng production na gumawa ng Voltes 5 Legacy. Sa unang tingin, nakakalain mo nga, foreign made eh. Nakaka-proud lang na mga Pilipino pala ang gumawa ng mga visual effects na to. Yung movement ng graphics and visuals, parang may kahalintulad sa mga PlayStation game. Kung nakapaglaro ka na ng mga game sa PlayStation, tapos napanood mo yung mga trailer noon bago i-launch, parang ganun yung itsura ng 3D graphics ng Voltes 5 Legacy. Ang kinaganda nga nun, libre mo pang mapapanood sa TV. Di kagaya sa PlayStation, igagastos ka talaga ng pera para malaro yung mismong game. Oh, tapos mamaya may magre-reklamo na naman dyan. Pang Hollywood daw yung graphics, mukhang ang cartoons eh. Pinadyutan daw, baka naman binulsa. Grabe, ang ganda ni Carla Villana, gagi. What? Totoo naman ah. Sa bagay yung ano. Kayo, ang ganda nga naman. Story. So far, so good. Dahil kaka-start pa lang naman, eh, wala naman silang gaanong binago sa story ng original na Voltes 5 anime. Napanood ko na ang lahat ng episode ng Voltes 5 anime. Japanese dub and Tagalog dub. Kaya alam ko ang story niyan, kaya please lang GMA, huwag niyong babaguhin yung kwento. And speaking of story, gusto niyo ma-spoil? No! God, please, no! No! Hindi lahat ng Japanese alam ang anime series na Voltes 5. What? Kalma lang, okay? Remember, yung Japanese anime na Voltes 5, inera yun sa Japanese TV noong 1977. Sa dami ng anime na pinapalabas sa Japan ngayon, tingin mo alam pa ng mga kabataan yan dun? Siyempre hindi! Parang ganito yun eh. Bibigyan ko ng sample. Boxing anime. See? Hajime no Ippo agad ang una mong naisip. Pero hindi mo naisip yung Ashita no Joe. Malamang, hindi mo na kasi naabutan yun. Kasi 1970s pa yung anime na yun. Bago yung Ippo, yung Ashita no Joe muna ang unang boxing anime. At ito, isa pa. Ninja anime. See? Naruto agad ang unang pumasok sa isip mo. Pero hindi mo naisip yung Flame of Reika. Well, 90s pa kasi yun. Tsaka mas sikat ang Naruto compared sa Flame of Reika. And speaking of Flame of Reika, ano nga ba yung mga dragon ni Reika? Saiha, Nadare, Setsuna, Ozawa. Yun yung ibig kong sabihin, kaya hindi lahat ng Japanese ay alam ang anime na Voltes 5. Mabalik tayo sa Voltes 5 Legacy ng GMA. Sulit nga bang panoorin yun? Kung laking Voltes 5 ka, kasalanan ng mortal pag hindi mo pinanood to. Tsaka isa pa, supportahan nyo naman. Ang hirap kayang gumawa ng ganito kalaking project, tapos mapapanood mo lang ng libre sa TV? Oh, saan ka pa? Para ka ng kumain ng cake everyday. Or kumain ng favorite mong flavor ng ice cream everyday. Or parang lagyan mo ng kasama ang dream girl mo everyday. At kung puro hate comment pa rin ang sasabihin mo about sa live action series ng Voltes 5 Legacy ng GMA, eh sige, panoorin mo yung old anime. Tandaan mo, 1970s pa yung anime, huwag kang mag-expect ng 3D-3D effect dun. Pag nagreklamo ka pag nawala kang mahalap na 3D-3D dun, ibang pa to sa itong controller na to. And that is for today's video. Hope you guys enjoy watching it. And as always, don't forget to like, comment, and subscribe. See you on my next video. Ikuzo!